Baka kayo dyan mga kaibigan. Ayan, sa halagang 250 pesos ay nakajakbat kami makadaan dito. Sa bagong katay na karni ng baka. Ayan, ho. So, napakamura. Sa halagang 250 pesos lang ay kami nakapag-uwi ng tag-isang kilong lawan. At tagkakalahating buto-buto. Ay sulit na sulit talaga ang aming pagpadyak papunta dito sa lugar na to. So, dapat kami ay aakyat sa bundok ng Mount Batulaw, pero hindi kami nakatuloy sa pag-akyat dahil pinagbabawal pa ng komunidad ang magpapasok ng mga bisita o turista. So, kami ay bumalik at dito nakadaan kami ng karing baka at ayan, maglalaga kami. Ayan. Oh, at kami ay hinahayaan lang naman ang aming bisyo ngayon, nagsasalita sa aming sarili. Pero masaya lang kami pakita itong ride namin ito. Ayan o. Oh. Bagong katay. Fresh na baka. Oh, bagong katay na baka. Ang laki. Ang laki nito. Ang laki. Ayan o. Oh. Mumula talaga. Ayan o. Oh. Ayan. Sarap. Sarap-sarap yan mga kaibigan. Ayan o. Oh. Kita mo, itong laman. So, napangalan na tayo. Yan. Yan. So, nakapagbayad na tayo. At tayo ay go na tayo. Go home na tayo para makapagano tayo. Makapaglaga pa tayo. Yes. Ilalaga natin to at now. Grabe, napakasarap. Sariwang-sariwa mga kaibigan. So, dito maganda talaga tong birthday ride na to at dahil naka-timing si anak ni Dora ng bagong katay na baka, sariwang-sariwa. Ayan o, magpapahigop yan mamaya na ano bro, dagdag tayo bro, ano nagkalahating kilong ano ba buto-buto, may extra ka pa? Kalahati lang. Oh, bili ka na. Ano, bumili kami. Tag isang kilong laman, 250, at nagre-request ako ngayon sa birthday boy na magdagdag kami tayo, tagkakalahating buto-buto. Ayan, tama-tama lang yung dala natin pera. Ito ang ating mga artista dito sa lugar na ito na nagkakatay ng baka. Ay, baka. So, madalas po kayo nagkakatay ng baka dito? Baboy po, karaniwan. Yung baka, mga... Madalang. Madalang. So, timing na timing talaga to ngayon mga kaibigan. Madalang ko silang nagkakatay ng baka. Tamang-tama yung akyat natin dito ngayon. So, hindi man tayo nakatuloy sa ating planong umakyat doon sa bundok. And dito naman, timing naman tong fresh na katay ng baka. Ha? Hindi pa pinakakitan. Kaya nga po, doon kami galing. Nagtanong kami. Hindi pa pwede. So dahil yon nagano pa yung mga taga community dito ay nagbabawal pa talaga nilang umakyat ng mga bisita. Nag-iiwas na nitong maano tayo nitong pandemyang to yung kinaharap natin ngayon. So usually nagkakatay sila ito. Madalas kinakatay nila karning baboy. Pero ngayon naka-timing tayo nitong karning baka. Mga kaibigan, 250 per kilo yung laman, 220 yung buto-buto. Yes. Napaka mura. Mura mga kaibigan, actually mura to. Tsaka baboy, nagkakatay dito. Usually dito kuya, magkano yung kilo niyo sa baboy? 300 na. Mas mahal pa yung karni ng baboy. Mas mahal pa ang, oh, mas mahal pa yung karni ng baboy mga kaibigan kaysa karni ng baka. Oh, dito sila. So, nagbabala kayo bumili ng fresh na baka. Ito. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan sila, pero madalas talaga silang nagkakatay ng karning baboy dito. Madalang lang yung karning baka. Timing. Timing tayo. Kami ni Kwan. Para sabaw. So, bago tayo umalis ngayon mga kaibigan, ay ano tayo. Dagdag muna kami ng ano, tagkakalahating buto-buto at lagain natin mamaya pag-uwi. Pagod naman tayo sa pagpadyak ngayon. Bawing-bawi naman tayo sa paghigop na mainit na sabaw mamaya. Yan. Talata
Yan. Wow. Yan. Yan, ito lang diskarte natin mga tatay dyan. So, sa mga tulad naming tatay na gustong pumadyak, oo, yes, araw ng linggo, so ito yung discarding gagawin natin. So nakapag-exercise ba tayo sa pagpadyak, nakakapamalingki na rin tayo at the same time nakakapag-uwi tayo ng pwede nating ipasalubong sa ating pamilya at mga anak. So discarte lang yan. So, hati yung ano namin, hati kami mag ano, ha? Isama na lang kaya doon. Walang maliit na plastic si ate. Sabi ko, hiwalay lang namin ano. Hiwalay lang namin yung ano namin, yung pagbalot. Kita nyo? Handang-handa na yung ipadyak pa uwi mga kaibigan. Nakasabit na yung pasalubong namin para sa aming mga pamilya. Yes. Nag-aantay na lang tayong may balot yung kalahating buto-buto nating in order mga kaibigan. At aalis na tayo. Katay mga kaibigan. Yung aso naman sa baba ay sarap na sarap, kakangat-ngat to. Libreng-libre. Libreng-libre yung aso mga kaibigan na umangat-ngat ng balat. Ayan o. Ayan o. Hinahayaan lang na ingat-ngatin, no. Ayan. O, oh, sige mo. Thank you mo. Ito, ito. Oh. Sige. Laman. Yan. So bagana hirong ko sa iyo 50 lang bro, no? 50 lang, no? 50 or 100. Ah, 150. Ayan. Ayan mga kaibigan, naka ano tayo. Bit-bit na natin yung ating ano. Ayan yung aso. Ang aso ayos lang. Kaya ako ginangat-ngat ng aso. Aso silalim. Ayan. Tumitira yung tumitira yung aso. Ayan. Gusto niyang balbako. Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Kami ay pauwi na mga kaibigan. So ihanda na lang natin to at makakaan na tayo. May panglaga na tayo pag-uwi nito. Inaayos namin sa mga oras na ito mga kaibigan kung paano namin i-sasabit ang aming dalang nakabalot na na baka at baka sa pagpadyak namin sa daanan. Tumilapon ito at pulutin na lang namin sa daanan. Kaya ito ay inihanda namin ito ng mabuting may sabit na maayos para habang pumapadyak kami ay andyan pa rin, nakasabit pa rin dyan sa handlebar yung mga karne niyaan. Ay excited na kami pumadyak pa uwi para makahikop na ng mainit-init at masarap na sabaw ng baka. Ay ala eh, ganari para sila magsalita. Dini, parang nahawa na yata ako. Ala, tara na nga. Ayan, sa mga oras na yan ay kami naghahanda. Handa lang tayo mga kaibigan sa ating pagkalis. Ready na ang mga kaibigan ng pagpadyak sa pag-uwi niyan. So nakakatawang isipin lang sa mga ganyang mga pagkakataon ay makakapagbit-bit ka ng pasalubong boy. So saan ka pa? Ayan o, nakasabit. Kasalapit na yung karne dyan sa pag-uwi. Nakakatawang isipin mga kaibigan mo na nagagawa mo yung isa sa mga interest mo tulad na pagsisik, pababaik at nakapagdala ka pa sa lubong na mauulam sa iyong kanan. So magkikita niyo, ngiting tagumpay yan. Oo, ayan, obvious, no obvious. Ngiting tagumpay mga kaibigan. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood at God bless.